Umuli sa inyong lahat, ngayon po ay ating pagninilayan ang mga pagbasa ngayong 12th linggo sa karaniwang panahon. At sa unang pagbasa ay nakikita natin kung paano isang tao na nagiging tampulan ng mga kantsawan at ng mga pang-atake ng kapwa-tao ay hindi nawawalan ng loob sapagkat siya ay nananalig sa Diyos. At dito naman sa 2nd pagbasa, sinasabi sa atin yung tinatawag na 2 uri ng Adan. Alam natin na ang salitang Adan ay, ang ibig sabihin ay tao. Na una, yung unang Adan ay yung tinatawag natin si Adan na nagkasala. Sa pamamagitan niya, nagkasala ang lahat. At mayroon din pangalawang Adan, yung bagong Adan, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maligtas, na nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang maging bagong tao. At ito ang nagbibigay sa atin ng pahimakas tungkol sa ating mabuting balita, sapagkat ang pagiging mabuting tao, pagiging bagong tao, ay bahagi ng ating buhay Kristiyano. Ngunit alam natin na sa atin ay laging pwede magtalo yung tinatawag na yung lumang tao at ang bagong tao. At dito, pumapasok yung tinatawag na kuminsan ay yung paglilihim. Kapag hindi tayo nagnanais magbagong buhay at kapag ninanais pa nating pagtangka ang ikubli ang mga bagay-bagay sa Diyos. Alam natin na sa Diyos walang nalilihim, lahat ay bunyag. Bagamat siya ay napaka mapasensya sa atin at binibigyan tayo ng pagkakataon habang tayo nabubuhay upang tayo ay magkusa. Huwag nating hintayin na tayo ay kung kailan wala ng pagkakataon ay mahusgahan at tinatawag na maparusahan ng ating maling gawa, kundi tayo na mismo sana ang magkaroon ng tinatawag na pagkukusa na lumapit sa Diyos, no? At tayo man ay patatawarin. Yung nga, sinasabi, ang Diyos naman ay mapagpatawad. Tunay po yan. Pero paano tayo patatawarin kung hindi tayo humihingi ng tawad? Isang napakagandang detalye. Kapag hindi humihingi ng tawad, ay paano nga patatawarin, no? Kung kaya, nandyan yung tawag sa atin upang maging transparent sa ating Panginoon Diyos. Kahit tayo ay napaka-itim ng budhi, huwag tayong magugulat pagkat bago pa man tayo lumapit sa Diyos, ay tayo ay Kanya nang kilala. Ang nais lamang niya ay magkaroon tayo ng kababaang loob upang lumapit sa Kanya at huwag matakot sa Kanyang mapagmalasakit na awa at makaamang pagkalinga. Sapagkat yan ang hinihintay niya at yan din ang inaasam ng ating kaluluwa. Magandang araw po sa inyong lahat.